Hello mga besh! Welcome back sa aking YouTube channel! So for today's video is, alam kong marami nag-aabang nito sa inyo, marami nagtatanong, marami nag-PM sa akin, marami nagsasuggest na i-vlog ko na to. So eto na nga, huwag na natin patagalin pa. I-share ko sa inyo kung ano ang ginagamit kong recording equipment. So dito, malalaman nyo kung ano yung ginagamit kong condenser mic, kung ano yung ginagamit kong software, kung gano'n siya ka-affordable para sa mga beginners. So ayun na nga, huwag na natin talagang patagalin pa. Please keep on watching. So ayun na nga mga besh, ang unang i-share ko sa inyo is ang aking condenser mic. So ang aking condenser mic is Audio-Technica ATR2500. So, binox ko talaga siya kasi para iwasira kasi alam niyo na hindi naman ako nag-upload pa ulit ng mga cover songs kasi hindi pa ako nag-cover. So, ayun na nga, binox ko muna siya para hindi siya magasgas or whatever, ganyan. So, ayun na nga, itong Audio-Technica na to is plug and play. So, ibig sabihin, ganito siya. USB type po yung saksakan. So, yun ang mga besh, isishare ko na sa inyo yung laman ng aking condenser mic. So, buksan na natin. Ito siya. Ito siya mga besh. Meron pa siya. Nandito pa yung kanyang manual mga besh. So, matutulungan kayo niyan sa mga gustong bumili. Basahin niyo lang yan mga besh. Pero kahit hindi nyo basahin, madali lang talaga siyang gamitin. So, ito na nga ang aking condenser mic, mga besh. Meron pa talaga siyang plastic. So, talagang klinase ko siya para hindi siya magasgasan or whatsoever. So, ayan na nga ang aking condenser mic. At itong condenser mic ko is merong volume up and volume down sa music. Ganyan. Tapos dito, andito yung plug niya para sa headphone. Yan siya. So, dito sa box, merong ito. Ito ang magko-connect sa condenser mic at tripod. So, naka-tripod lang ako mga besh. Wala talaga akong mic stand. Tsaka pa ako bibili kapag nakapunta na ako sa mall. So, ngayon kasi wala pa akong time. Work at bahay lang talaga ako. So, ayun na nga. Ito siya. Tapos, ito yung tripod na sinasabi ko. Liit lang mga besh. Ganyan lang siya. So, ako lang nag-a-adjust kapag gusto ko lumapit, gusto ko lumayo, ganyan. So, ganyan lang talaga siya mga besh. Ayan, ang hirap hawakan. Ganyan ang aking condenser mic. At ito na ang sinasabi ko sa inyo, ibig sabihin ng plug and play. So, plug and play meaning USB type siya. So, plug lang, play agad, ganyan. Yung iba kasing condenser mic is XLR. So, meron siyang isang equipment na kailangan bago mo siya magamit. Nakalimutan ko yung tawag sa equipment. Pero ganito yung itsura niya. Papakita ko sa inyo. Ganyan. So, ayun na nga. Marami cheche-bureche yung ganun. So, hindi ko muna yun inisip na bilhin. Gusto ko kasi yung easy-easy lang. Ganyan. Yung saksak kanta na. Ganyan. So, ayun lang naman ang laman ng aking box. Ayun lang naman ang aking condenser mic. So, ito pala ang condenser mic ko na to is binili ko sa JB Music. So, doon ko siya binili. Sa mga SM, di ba may mga ganun yung bilihan ng mga guitars, piano, ganun. Doon ko siya binili. Kasi, sa na-search ko, doon mo lang siya pwedeng mabili or doon mo lang siya madalas nakikita. So, basta doon ko lang kasi siya alam na bilhin eh. So, buti na lang nabili ko siya sa SM Fairview. Kung di ako nagkakamali, sa SM Fairview ko siya nabili for about, nag-range lang yung price niya sa 4 to 6,000. So, mura na. Para sa mga gusto magsimula ng mga recordings dyan, I recommend Audio-Technica ATR2500 USB. So, ayun na nga. Next is, syempre, kapag may mic, di mo gagamin. Kapag walang, mga ano may besh, walang laptop, mga besh. Ito ang laptop na gamit ko. So, ayun na nga. Masyadong mabigat. Baba ko na. So, ayun na nga. Ang una is condenser mic. Next is yung laptop. So, syempre, after nun, syempre, kailangan mo na, parang maririnig yung music, mga besh, diba? So, kailangan mo na headphone. So, itong headphone ko is binili ko sa Kim Store na store. So, ayun na nga. Itong headphone ko na to is Marsh yung tatak. Nabili ko to for about
600. Sale pa nun na 600 ko siya binili. Tapos ito is Bluetooth siya. Bluetooth type siya. Pwede siyang walang cord. Pero sa box niya, ito yung laman. Ito siya mga besh. Color black. So, ayan. Simplihan lang tayo mga besh. Ayoko nang makukulay or maraming bling 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 dyan. So, ganyan ko lang siya binili. Ganyan ang itsura niya. So, nagsisimula pa lang ako eh. So, akala ko kasi hindi ko magugustuhan yung pag-upload ng mga videos at i-share sa inyo. Pero, nagugustuhan ko na. So, baka sooner, kapag nagkapera mga besh, baka mag-invest pa ako sa mas maganda ang quality. So, hindi ko naman sinasabi hindi maganda yung quality na meron ako. So, ang sinasabi ko lang is, mas maganda yung mga quality syempre ng mahal, di ba? So, pag nagkapera mga besh, baka mag-invest tayo dun. So, sa ngayon, mura-mura muna. So, ito ang aking headphone, Martian Tatak. Ayan na mga switch dyan. May mga switch siya dyan. Ano, pang book pa, pang power on, off, volume, ganun. So, ito pa ang meron sa box niya. Meron siyang ito, pang charge. Ganyan. Tapos, meron siyang ito. Kung ayaw mo mag-bluetooth ng headphone, ito siya. Gusto mo ng cord, ito. Meron siya. So, ayun lang. Next is ang aking pop filter. Ayan. Ito siya. Binili ko siya sa Lazada. Kano ba yun? Binili ko siya ng 200 higit. 250. Ganun ko siyang presyo na bili. So, mura na siya kung tutuusin. Maganda rin siya. Maganda rin ang kanyang filter. Mga besh. Ito siya. Talagang plastic pa. No? Kala mo, unboxing itong video nito. So, ito siya mga besh. Wait lang. So, ayan siya mga besh. Ganyan ang aking filter. Mukhang mahali naman, di ba? Kahit paano. So, 250 ko lang siyang binili. Pwede na. Dalawa na yung kanyang filter. Yung iba kasi isa lang. So, ito kasi nung titignan mo, merong side dito at merong side dito. Ganyan siya, oh. Ayan, ayan ang tinutukoy ko. Ito, tapos ito. Meron siyang filter dito. Meron din siyang filter dito. So, dalawa siya. Dalawa yung kanyang filter. So, salang-sala talaga mga besh. Ang inyong mga ubu-ubu dyan, yung mga madidiin na salita, matatanggal yan dito. Matatanggal siya mga besh. So, ayun ang pinaganda dito. So, ayun na nga mga besh. Hindi na magagana itong mga recording equipment ko, di ba? Kung wala software. So, ang software na gamit ko is Mixcraft 9. So, dinownload ko lang siya from Google. Then, ang nagamit ko lang is yung free trial kasi binibili talaga siya $10 eh wala pa akong money pang bilhin ng aking software. So, asa muna ako sa free trial. So, buti na lang, meron akong friend na nagbigay sa akin na installer ng Adobe Audition. So, ayun na nga, hindi ko pa siya na-install mga beshi. So, wala muna akong recording sa ngayon. I-install ko muna mga besh. Wait lang mga besh. So, may isa pa akong alam na ano na software. Ang software na yun is Audacity. Audacity. Basta ganun. Ano siya, libre lang siya. Hindi mo siya babayaran, wala rin siyang trial. Yun na yung kapag dinownload mo, libre na siya. So, ayun na nga, marami ka parang masesearch na ibang software sa Google. Search ka lang, download, ganun. Gamitin mo yung mga trial-trial na yan para makita mo kung alin sa kanila yung maganda. So, ayun na nga, sana itong video na to is nakatulong sa inyo at sa mga naghihintay dyan. Sana nasagot ko na yung mga tanong nyo sa mga ginagamit ko, sa software na meron ako. Sana nagustuhan nyo yung video na to. At sana sa mga gusto magsimula dyan, I recommend itong mga ginagamit ko kasi budget friendly naman siya. Ako kasi matagal ko na talagang gusto magkaroon ng ganun since bata pa lang ako kumakanta na talaga ako. Pangarap ko na talaga magkaroon ng recording studio. So meron din na bibili sa Shopee at Lazada na condenser mic. Set na din siya. Yun yung BM800. So kung gusto nyo mas makatipid, mas mura yun kung para dito sa mga ginagamit ko. Pero kasi sa akin, syempre mas gusto ko yung ganito na branded nga, iba nga. Tapos, makikita mo talaga, matetest mo talaga siya dun sa pagbibilan mo. Kasi, pag mga ganyang ka-sensitive na equipment, para sa akin na sensitive na mga equipment, gusto ko talaga na susubukan siya. Kasi pag sa online, minsan, pag dumarating sa'yo, mamaya may mga scratches, may defect, ganun. So, mahirap na.
So ayun na nga mga besh, sana nagustuhan niyo itong video na to at sana nakatulong sa mga gustong mag-record. So ayun na nga, so don't forget to like and subscribe mga beshi and hit the notification bell para update kayo sa mga bago kong video. So ayun na nga, comment down below sa mga gustong mag-request ng songs at sa mga suggestion nyo sa aking munting channel. So sana patuloy lang kayong manood sa aking mga videos. So ayun na mga besh. Bye!